So guys, magugupit tayo ngayon ng barbers. So ito yung model natin. Hello po. Yeah, so tulad yung buhok niya. Magandang buhok pang afro. Pero gawin natin is barbers. So guys, as usual, gagamit tayo ng guide number 2 ulit para sa barbers natin. So gagawin natin dito guys is barbers 2x3. 2 and then 3. So kaya tayo gumagamit ng guide number 2 guys para madali lang i-blending yung transition. So pag makapal yung buhok, sinasalubong lang natin ng supply and then ganyan, comb over, ito yung comb over natin. So kahit na makapal yung buhok niya, kayang-kaya pag ganito yung technique mo sa pagputol ng buhok. So ayan guys, tapos na tayo ulit sa guide number 2. So gamit na natin is guide number 1. So dito na tayo magsukat ng 2x3. So dos, so dito tayo mag-start. So dahil barbers yung gupit natin, guide number 1 yung gamit natin. Hindi pwedeng 0 dahil pag 0 fade na yun. Hindi na siya barbers. Bago ang lahat mga idol, make a shout out muna tayo. Shout out kay Efren Tumarong, Marlon Cerezo, Norvid Miguel, Dinos TV, Joseph Teng, MG Dimla, at kay Jan Na. So guys, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. So and then dito sa baba sa hairline, adjust lang natin yung open lever taper, wala siyang guide. So hindi mo na siya kailangang isero, hindi mo na kailangang isero yung hairline. So 1/2 lang siya o open lever taper. So kaya kailangan natin ng 1/2 lang para pag ahit natin ng line dito, magkakaroon siya ng line. So pag isiro mo siya, wala kang line makikita. So take note guys, yung crispy line, yung mga iba gumagawa ng crispy line, so maganda lang yun sa makapal yung buhok. And then kadalasan ginagawa yon, over hairline yun siya para litaw yung pagka crispy line niya. Tsaka sa mga katulad sa mga Black American, medyo makapal yung buhok nila, litaw na litaw yung linya sa gupit nila. So yung tanda nyo lagi guys, basta mag barbers kayo, guide number 1 lang para maganda yung kahit ng linya. Kasi ang gupit, kadalasan din nagpapaganda yung ahit, yung linya, pagbuhay na buhay yung linya.
ito yung sukat sa likod. Ito yung pinaka-hairline niya. So dito tayo. Dito yung start ng guide number 1. Sukat ka talaga ng barbers guys, guide number 2 rito, uno lang yung gamit mo. So ikaw na bahala kung biblend mo dyan, medyo mataas na setting lang kasi basta hinahabol mo lang yung blending rito. So ngayon guys, panahon ng COVID, kailangan magupit ka, huwag mong tanggalin yung mask ng customer para safety pa rin pareho. So dagdag kalaman. Hindi tayo pwedeng magpakampante. So i-treat mo lagi yung katabi mo na may virus para safety ka. Kailangan mag-mask lagi. So dagdag advice lang yan. So ganito lang mag-gupit kahit nakamas. So kahit mahirap, simplihan mo lang, hawak-hawak mo yung mask habang nagre-restore ka. So hindi mo na kailangan tanggalin yung mask. Then gamitin natin yung maliit natin na gunting para maglilinya tayo para sa ahi. So pag nag-ahit ako ng ano guys, hanggang hairline talaga ako. May iba kasi nag-ahit mas mataas sa hairline. So pag tubo nun, medyo pangit tingnan. So kailangan hairline lang. Minsan nga hindi ganong bakat yung linya dahil ano, hindi ganong mataas yung ahit. So biblending lang natin yung kikita nyo yung itim dito. So umpisa tayo sa guide number 1, open liver taper. So alalay lang yung hagod. Guys, gamit natin to para mabawas.
guys, medyo mahirap lang talaga magplangketa pag naka-guantes. So patuloy natin ito. So ayan, mandali na magplangketa. Yung barbers natin, so medyo kapal yung taas, parang may pagka semi afro yung style niya pataas, so kasi kulot yung buhok niya. So ayan,